Magandang araw mga kahabi. So, ngayon, tatalakayin natin kung paano nga ba natin malalaman kung quality ba yung mga beta na binibili natin o yung nakikita natin kahit saan. So, paano nga ba i-identify yung beta kung quality or hindi? So, sa pagtingin ng quality na sa quality ng beta, ang masasabi ko lang is ano talaga, kailangan alam mo yung form. Alam mo yung standard form. Alam mo yung health nila kung paano sila lumangoy, paano sila mag-report or mag-flare. Tapos, syempre, pangatlo yung coloration. Syempre, importante yung coloration lalo na sa mga ano, solid colors. Kung magsisilik ka ng panglaro mo sa ano, show or mag-identify ka ng ano na para pang show, kailangan mo talagang malaman kung ano ang standard coloration. Pero magsisimula muna tayo sa form. So ngayon sa form, kailangan sa form is syempre alam naman natin may apat na major tail type yung beta. So the magsimula muna tayo sa half moon. Yung mga half moon, kadalasan sa mga half moon na nakikita natin, syempre sila yung magaling makapagkuha ng atensyon lalo na sa mga newbie. Pero ano nga ba ang dapat na form ng half moon? So ngayon, tatalakayin natin. So sa half moon, so syempre alam naman natin yung word na half moon. So moon, so bilog. Kailangan talaga sa half moon is bilog talaga. Hindi naman siguro perfect, pero kailangan talagang yung ideal form talaga ng half moon is para siyang bilog. Bilog yung ano niya, yung simula sa dorsal hanggang sa caudal, papunta sa kanyang anal, at syempre sa ventrals din niya. So level talaga. So yun ang ideal form para sa half moon. So ngayon, pangalawa is yung double tail half moon. So sa double tail half moon, kadalasan kasi dun sa mga double tail half moon na nakikita natin, syempre may split talaga yung caudal nila. Para din silang ano, klase sa half moon, pero may parang may split sa kanilang caudal. So ang kailangan dun, so paano nga ba malalaman kung quality yung double tail half moon mo? So ang ideal form para sa double tail half moon is medyo pareho lang talaga din sa half moon, kaso yung ano niya, yung lobe, ano ba yung lobe, yung split niya is dapat hindi medyo magkalayo. Mas maganda yung magkadikit yung ano talaga. Kung tingnan mo, parang hindi na siya halos makita yung ano niya, yung may space sa lobe niya. Yun na, tapos 50-50 yung lobe. Balance yung ano nila. So sa upper part ng caudal is balance din dun sa lower part ng caudal niya. So yun ang mga kailangan nating malaman para sa double tail half moon. Tapos syempre, balance pa din yung sa caudal, ventral, anal at dorsal niya. Doon naman sa crown tail. Dito sa crown tail, medyo mahirap tong isa ang crown tail sa pinakamahirap i-groom or i-select. Kasi yung crown tail talaga, sila yung mga masisilan i-groom. Kailangan talaga live food. So, yun. Pero paano, ano nga ba ang ideal form ng half moon? So, hindi. Crown tail. So, sa mga crown tail, kailangan talaga sa crown tail is yung malalaki ang kanilang mga stock, yung mga ano nila, yung mga tusok-tusok. Kailangan talagang malalaki yon para hindi madaling mabali, hindi madaling ma-damage yung ganun. So ang ideal form ng crown tail, syempre 180 degrees caudal pa din. So yung dorsal niya, lalo na sa first stock ng kanyang dorsal, is level lahat. Simula sa kanyang first stock hanggang sa last stock ng kanyang dorsal is level dapat. So, ganun kayo mag-select ng mga crown tail. At syempre, yung anal nila, balance pa din sa caudal. And then, tapos, sa caudal nila, talagang dapat balance din yung ano, yung stock lahat. So, di ba, dalawa yung stock na nag-split. So, dapat, dalawa lang. Pag may meron namang mag-split dito, hindi na yun quality yung form niya. Ang tawag na dun is DDR, double ray na yun. So, yun. Ganun. So, ngayon, sa HMPK na naman tayo. So, sa HMPK talaga, maraming mahilig mag-groom ng HMPK kasi sabi nila madali lang daw itong ano, i-groom. Pero wala talagang beta na madaling i-groom kung gusto mo ng
makita ng quality. So, sa HMPK, ang quality talaga ng HMPK is kailangan D yung kanyang dorsal or 180 degree. Yun yung ano. Hindi pwede yung speed tail, hindi pwede yung round caudal. Yun yung round caudal na hindi siya nakaano, nakadikit doon sa dorsal at sa anal niya. So, yun yung dapat. Tapos, mas mainam din yung forwarded yung dorsal. Yung ano, ang tawag doon is skyhook. Yun talaga. So, sa anal din, pointed or kahit hindi medyo pointed, pero dapat is ano, symmetrical siya, hindi siya asymmetrical. Kasi yung asymmetrical, hindi na yun tinatawag na ano, HMPK. Ang tawag doon, traditional plakat na. Kasi yung HMPK, half moon plakat. So, para pa rin siyang sa half moon na dapat medyo may form pa din talaga na parang ano siya, kung nag-aabot yung caudal, dorsal at anal niya. So, sa HMPK, maraming klaseng kulay nito. Dito mas marami yung kulay, lalo na sa show, mas marami yung kalaban sa kategory na yan. So, yun ang kailangan nating tingnan sa mga form base sa klaseng ano nila, tail type nila. So, kung meron ka pang tanong, i-comment mo lang below, tapos try natin yung sagutin. So ngayon, yung second na titingnan natin sa quality basis ng ano beta natin is yung kanilang health. So ano nga ba ang kailangan nating tingnan para sa kanilang health? So syempre, sa mga beta, normal talaga sa kanila yung nag-flare sila, yung syempre, alam naman natin yung nag-flare, 'di ba? Yung pag may kita silang ibang beta tapos parang lumalaban sila, titinginan. So yun, isa din yun sa dapat nating malaman para sa kanilang health. So yun, ang flaring, importante talaga yung flaring. Tapos pangalawa, yung kanilang ano, pagiging maliksi. May iba kasing beta na dun lang maliksi kapag may nakitang ibang beta, pero pag wala silang makitang ibang beta, parang ano, nakatulala lang. So, hindi yun. So, dapat din yun tingnan. So, yun. Ang para sa health nila. So, paano nga ba natin matutulungan yung mga beta natin na mas gumanda yung health nila? So, syempre, alam naman natin is yung talisay. Talisay or katapa leaves, yun. Isa yun sa pinaka mabisang additives para sa ating mga beta. So, kailangan din natin ng asin para sa antibacterial ng water nila. So, water conditioning. So, importante talaga yung water condition ng beta natin kapag sinasabi natin na tinitingnan natin yung health nila. Kahit sa grooming, ganun pa din halaga. So, dito na naman tayo sa third part ng ating quality basis sa ating beta. So, third is yung coloration. So, gaano nga ba ka-importante yung coloration ng ating beta para masabi nating quality ito? So, lalo na sa mga solid colors, diba, nasabi ko kanina, is kailangan talaga, kung sample, blue. So, yung piliin mo talaga yung walang wash, walang, ano bang term ng wash, walang irid or walang ibang kulay. So, pag sinabing solid, solid lang talaga siya. So, sa solid colors, ganun. Pero sa mga ano, sabihin natin, EOC, multicolor, sa mga ganyan. So, kailangan talaga sa kanila is color pattern. Ano ba yung color pattern? So, ito yung tinatawag na kung ano yung kulay ng kanilang, sa kanilang fins. Example, sa ano, sa dorsal nila, may color na pula. Pula, blue, at saka ano, ilagay, imagine natin, itim. So, red, black, and blue. So, kailangan sa caudal at anal nila, ganun din ang kulay ng na meron sila. So, yun yung tinatawag na color distribution. Sa ganun na ano, na pamamaraan, is malalaman natin kung okay ba talaga yung ano nila kulay. So,
So ganun yung ano, basis ko para sa quality beta. Ikaw, ano yung mga nalalaman mong basis para sa masasabi mong quality yung beta mo? So share mo lang sa baba at huwag mong kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa ating channel for more videos. So yun lang. Maraming salamat. This is GB's Beta's Vlog.